Welcome back to Piximoto Garage. Today, we are going for a long-term review of the Benelli Panarea 125. So, 2021 model to. Okay, sa mga hindi nakakaalam, the Benelli Panarea 125 is a classic scooter from the Italian / Chinese manufacturer. Basically, it's an iPhone company based in US but all made in China. Something like that, anyway. Just to put it right, on the beginning, because madami sa mga Pilipino is sasabihin na it's a Chinese bike, it's a Chinese manufacturer, disregard that. Yun yung sasabihin nila sa mga nagtatanong. Well, it is basically that. But we are here today to prove everyone that not all Chinese manufacturers have the same cheap and disposable bikes or items they sell in the sidewalks anywhere. So, medyo lumalayo tayo sa topic since we are here today for a long-term review of the Benelli Panarea 125. Way back 2021, nag-test ride kasi ako ng Benelli big bike. They invited me, but what happened is I saw a little red scooter. So, ever since that day from Benelli San Fernando, it's been one of the best classic scooters na nire-recommend ko. And this is very affordable. And you can depend on your everyday ride. Let's review that or pag-usapan natin in this long-term review. Since it's been more than 2 years and 9,000 kilometers na yung tinakbo, daily grind ng Panarea na to. First things first, or yung unang-unang pag-uusapan natin sa long-term review is yung price. At 95,000, which is our at least the new normal of classic scooters today, 2023, this is very affordable. Kasi may mga, usually ang classic scooters ranging from 100 to 150. These are from Italian manufacturers, Japanese and Chinese. So from 95,000, napaka-mura na nung Panarea. And mura si Panarea, at least today, 2023, I guess, even on 2024. Even on cost maintenance, you can compare it to a normal scooter. Ganun lang siya ka-cost effective. Which is a good para sa mga nagdi-daily or iba na gustong gamitin ito, both personal or business use. Matatag yung Panarea tulad nung nagtitinda ng baboy or ng pork dito sa palengke namin. Pinanghahakot niya yon ng kilo-kilong baboy. So, nagtitinda siya sa palengke, hindi naman biro yung bigat din nun. So, yan, daily niyang ginagamit. For the price durability, I can say that the Panarea 125 is 100% solid bilhin. Especially if you're looking for a classic scooter. And you're a first time na mag-i-scooter. Napakagandang bike nito para sa'yo. Number 2, long-term review na pag-uusapan natin is yung performance or yung speed, which is concern naman. Usually ng mga nagmomotor na talaga. And kamusta sa road condition? Like for example, ako na gustong bumili ng second bike nung bago ko bilhin yung Fascio. And masasabi ko, since may Fascio din ako, na mas mabilis tong Panarea. Mas malakas humatak, mas madaling makuha yung 100 kph. And hindi ko pa na-test yung top speed. So hindi kasi siya 100, hindi siya 100% na sa akin. So sa kapatid ko kasi siya. So hindi ko ginamit yung top speed niya, unlike yung Fascio na tina-top speed ko lagi. This is to consider na napakabilis niyang kunin yung 100 kph, na 100 kg ako. So napakabigat ko. Yung 100 kg na yun, hindi pa ako kumakain. Tapos may back ride ako na asawa ko, which is 50 kg aroundish or 49 plus. And at full throttle si Fascio kasi, na walang tigil na straight road, we are only going like 60-70-ish. Pagpababa yung slope, dun lang umabot ng 80 si Fascio. So, yes, very smooth yung Fascio. Pero, oo, slow siya. Mabagal. Pero, itong Panarea doesn't need much straight road. What I mean is, dahil nga malakas yung humatak, madalas niya nakukuha yung 80 to 100 kph. So, nandun agad yung speed niya. Kung gusto mong pagbigyan, mag-overtake ka, napakagandang gamitin itong Panarea. But, huwag magagalit yung mga naka-Fascio. I love my Fascio. So, as I've said, yun yung pinili kong bilhin. Since meron na, actually, kasi meron ng ganito yung kuya ko. But aside from that, I'm just stating the facts.
Pwede naman tayo mag speed test, sabay kong ira-run. I mean, hindi ako mismo, I mean, may isa pang rider. Just comment down below kung gusto nyo mapanood yon. Comment lang kayo, pwede natin pag-race yung Fascio and Panarea. Anyway, balik tayo sa topic, yung durability or road conditions ng 125 na Panarea sa highway. First notice namin ng asawa ko is maliit yung seat. Walang room para mag-urong-sulong ka or kami kapag nagra-ride na. Nakadikit agad kami sa isa't isa. So, yun, nakayakap siya sa akin that might be okay or a good plus, pero sa iba, like always na nag long ride, it's better to have more space like what we have in the Fascio. Pagdating sa suspension, makompare lang natin kasi plastic sila, pareha silang classic scooter ng Fascio. So yun, nasabi ko nga na mabigat ako. Sa Fascio kasi laging concern ng mga tao kahit yung hindi mabigat is kumakaldag, so matigas daw yung suspension. That is not the case dito sa Panarea. It has a very good suspension from CASA or from the manufacturer. Napakasulit. Hindi siya nagba-bottom out, hindi siya kumakaldag pag bigla kang nabako, yung parang may pumukpok. Wala siyang ganun. Natitake siya nung suspension. So, very comfortable ride siya. Kahit mag-long ride ka, like from San Fernando, papuntang Pangasinan, hindi ka mangangawit, hindi ka ganun agad mapapagod. Yon. Number 3, and yung always concern, or yung last na pag-uusapan natin regarding sa ganitong classic na bike, or yung mga hindi Japanese or branded na sikat na bikes or scooters. Alam naman natin na hindi lahat ng tao is alam si Benelli or kilala si Benelli. Mostly pag classic scooters, ang unang papasok sa utak ng mga tao is Vespa, Yamaha Fino, lately Yamaha Fascio, meron tayong Honda Genio. Yan. So yan matatagal na sa market. So yun yung mga unang nilang i-recommend. Pero highly recommended ko si Panarea 125 sa mga first time o sa mga beginner na magka-classic scooter. Kasi pasok na pasok yung Honda parts. So wala magiging problem doon. And kahit hindi mag-supply si Benelli, ang dami ng manufacturers na gumagawa ng specific parts for the Panarea 125. So definitely, sulit na sulit naman bilhin if you are really into classic scooters. Kaya kung ikaw yung owner or nagbabalak bumili ng first scooter mo, definitely itong Benelli Panarea is one of the classic scooters na dapat mong i-consider. If you have any other questions, just comment down below. Thank you.